guys, welcome back to our channel Film Simply Living in Arizona. Today guys, ipapakita ko sa inyo kung paano lutuin yung ating leftover na lechong baboy. Ganito guys, magluluto tayo ng leftover soy sauce lechon guys. Hi guys, ngayong araw guys, magluluto tayo ng lechon. Hindi buong lechon guys, ito guys. Binigay ito sa akin ng friends ko guys. So, ipiprito ko muna guys, both sides. Kadalasan ginagawa natin guys, iba pag may natirang lechon, ginagawa natin lechon pakyu. Pero yung ngayon guys, yung lulutuin ko hindi ganon. Papakita ko sa inyo guys. Ayaw kasi ng mister ko yung, di ba pag lechon pakyu, gumagano tayo ng Mang Tomas. Ayaw ng mister ko ng, yung lasa ng Mang Tomas. Saka yung amoy ng Mang Tomas. Kaya, iba yung gagawin ko guys. I-fry ko muna guys, both sides, then mamaya guys, papakita ko sa inyo kung paano ko gawin yung sauce ng ating lechon. Guys, pwede na natin ito balikwain. Dito ko lang guys na saglit para maging golden brown yung labas ng ating pork. Saka tayo gagawa ng sauce guys. So okay guys, after natin ma-fry yung ating baboy, gagawa na tayo ng sauce guys. Pero gagamit tayo ng garlic dito guys. Unahin ko yung garlic guys. Mas gusto ko yung garlic na parang nag-golden brown siya bago ko ilagay yung onion. And then next guys, ilagay na natin yung onion. Susi lang natin sa bit guys, yung onion at yung garlic. And then, i-add natin yung pork, guys. Stir fry ulit natin. And then, mag-add tayo, guys, ng soy sauce. Kunting sugar guys to balance the flavor. And then panintang buo. And maglalagay tayo guys ng water. Stir lang natin. Tapan lang natin guys hanggang 12 to 15 minutes guys kasi luto na naman yung ating baboy. So, tatapan lang natin guys about 12 to 15 minutes guys. After 15 minutes guys, mag-a-add tayo ng vinegar. Simmer lang natin guys about 5 minutes. After 5 minutes, mag-a-add tayo ng cornstarch para to thicken the sauce guys. Mag-a-add na tayo ng cornstarch guys. Simmer lang natin guys. About 2 minutes din okay na yung ating lechon, soy sauce lechon guys.